Shout out tayo mga idol sa ating mga member. Lubos-lubos akong nagpapasalamat sa mga ito dahil sa ilang buwan na pagsusuporta sa ating mga channel. Ilang buwan na hindi nagsasawa sa pagmamahal at pagbibigay ng kaunting tulong buwan-buwan. Sisimulan ko sa mga pinakamatagal at sa mga bago. Shout out kay Idol Marvin Maliberan na nagiging member ko sa tatlong mga channel at laging nagsusuporta sa akin, kay Ate Bing Batingbear, Miss Miami Laurel, Ava at Tinder, sa aking mga kasamahang guro, kay Sir Jovanix, kay Blind Glen Family TV. Shout out din sa mga bagong member natin, kay Queen Jason Jason, Idol Rick Quijano, at maraming salamat Idol Sweet Joy sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community. Kay Idol Amadio Flores, maraming salamat Idol. Kay Emilene Binolirao, sa lahat ng mga nagmamahal at nag-antabay sa ating mga upload, mabuhay po kayo mga Idol. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Hanggang sa makalipas ang ilang mga minuto, paparating na ang mga ito sa isang lugar na pamilyar nitong si Isagani, ang kalye kung saan nakakalaban niya dati ang mga aswang doon sa lugar ng Kamanigan. Hindi na itinuloy ni Isagani ang kanyang ginawang pagsunod sa mga aswang. Batid niya nakipagsabwatan ang mga aswang na ito doon sa kabilang bahagi ng lugar sa grupo ni Don Gaspar. Ang ginawa niya, dumiritso muna ito doon sa ospital kung saan nandoon pa ang pamilya ni Mang Tiban. Dinalaw niya ang mga ito. Nagkamalay na ang mag-asawa at ang dalawang anak na lalaki. Alam na din ng mga ito ang masamang nangyari sa anak nilang babae. Sobrang naawa na naman itong si Isagani sa kalagayan ng mga ito. Wika ni Isagani kay Mang Tiban, "Ikinalulungkot ko ang lahat ng mga nangyayaring ito, Mang Tiban. Ngunit pangako ko ito sa iyo, walang makakaligtas sa mga gumawa nito sa inyo at sa iyong mga anak. Papatayin ko silang lahat. Uubusin ko ang grupo ng mga kriminal." Tumitig lamang kay Isagani itong si Mang Tiban. At pagkatapos, kita niya ang muling pagtulo ng mga luha nito. Sagot naman ang matanda, "Isagani, ipaghiganti mo ang kamatayan ng aking anak." Hindi na nakayanan ni Isagani ang tagpong iyon. Nagpaalam na ito agad sa matanda dahil namutawi na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Gigil na gigil itong si Isagani na patayin ang mga kriminal. At kung makikialam ang mga aswang na iyon, wala siyang ititirang buhay sa mga ito. Naglalakad na itong si Isagani pabalik doon sa lugar nila ni Don Gaspar. Makalipas ang ilang mga minuto, pagdating niya doon sa lugar, tahimik na ang kapaligiran. Tanging mga nagbabantay lamang sa labas ng bahay na iyon ang gising at naglakad-lakad. Ngunit nang nakapatong na itong si Isagani doon sa bakod na gawa sa simento, may nakita siyang dalawang sasakyan. Ang biglang bumukas ang ilaw at ilang sandali lamang, papalabas na ito ng bakuran nitong si Don Gaspar. Kaya nagbago ang plano nitong si Isagani. Batid niyang mayroong mahalagang lakad ang mga ito. Mabilis na sinundan ito ni Isagani. Doon siya tumatakbo sa mga kakahuyan para hindi siya makita at mahalata ng grupo ng mga kriminal. Sa kanyang isip, baka may kasama ang mga ito na mayroong kakayahan sa mga orasyon. Makalipas ang ilang mga minuto, nakita niyang pumasok ang mga ito doon sa isang malawak na bakuran habang mayroong dalawang mga gusali ang nasa loob nito. Ang isang gusali mayroong dalawang palapag at tatlong palapag naman ang isa pa. Sa tingin niya, parang inabandonadong mga gusali ang mga iyon. Bukod sa dalawang sasakyan na kanyang sinusundan, mayroon pang ilang mga sasakyan ang mga nakaparada doon sa gilid ng mga gusali. Maingat nang
umibis papasok itong si Isagani. Nagkarga na din ito ng mga malalakas na mga pangharang at pambakod. Dumaan ito doon sa isang nakabukas na bintana. Papasok. Pero bago pa pumasok itong si Isagani, may mga nasilayan pa siyang ilang mga nagbabantay doon sa paligid ng gusali. Ngunit ang kanyang plano, uunahin niyang lipulin ang lahat ng mga kriminal na nasa loob. Ang akala nitong si Isagani, nakasama ng mga ito si Don Gaspar. Ngunit wala, maaring nagpaiwan lamang ito doon sa kanyang bahay. Ngunit mas mainam nga kung ganon, dahil uunahin niyang ubusin at pulbusin ang kanyang mga tauhan at mga kasabwat nito. Mas nanlumo itong si Isagani nang makita ang ilang mga kausap ng mga tauhan itong si Don Gaspar. Nakasuot pa kasi ang mga ito ng uniforming pulis. Kaya natitiyak niyang may mga kakampi at kasabwat din pala ang mga kriminal na ito na mga pulis. Mga pulis na ang tungkulin ay bantayan ang buong bayan laban sa mga masamang loob at mga kriminal. Ngunit ito, nakipagsabwatan pa ang mga ito sa mga halang ang kaluluwa. Mukhang kailangan niyang bigyan ng leksyon ang mga ito ngayon. Nagmanman muna ng ilang minuto itong si Isagani sa buong paligid. At pagkatapos, dahan-dahan na itong lumapit doon sa mga nagbabantay sa loob ng gusali. Nasa mahigit sa 10 ang bilang ng mga nagpupulong doon sa unang palapag. Ngunit marami din ang mga nagbabantay sa buong paligid. At pati na doon sa ikalawang palapag. Ang ginawa ni Isagani, unang pinuntahan ang ikalawang palapag. Hindi na nakakilos ang dalawa sa mga bantay nang biglang itarak ni Isagani ang kanyang mahabang itak sa likod ng isa, sabay naman ng pagtakip ng kamay sa bibig nito para hindi ito makasigaw o makalika ng anumang ingay. Habang ang isa naman, hinaltak niya ito at ginilitan sa liig. Nangingisay na lamang ito, ngunit walang anumang lumabas na busis sa bibig ng kriminal dahil nakatakip ang isang kamay ni Isagani sa bibig. Pagkatapos, itinago niya ang mga bangkay ng mga ito doon sa likod ng mga malalaking kahon. Isa-isang iniligpit ni Isagani ang mga nakabantay doon sa ikalawang palapag. Walang kaalam-alam ang mga nasa unang palapag sa kanyang ginawang lihim na pagliligpit at pag-atake sa mga nagbabantay. Hanggang sa mapatay niya ang lahat ng mga bantay sa ikalawang palapag. Pagkatapos, bumaba na ito doon sa unang palapag. Ang tatlong nasa kabilang bahagi ng gusali, agad niyang inatake. Tinaga niya ang ulo ng isa at nang matumba ito sa sahig, itinarak pa niya ang kanyang itak sa liig nito. Walang awa na pinatay ang mga ito ni Isagani. Sa kanyang isip, hindi na dapat na mabuhay pa ang mga kriminal na ito para wala na silang mabiktima pa ng mga inosinteng mga tao. Hanggang sa mapadako doon sa may bandang kusina itong si Isagani. Nakita niyang may dalawang papalabas doon na may bitbit na mga pagkain. Hinala niya na dadalhin ang mga ito doon sa mga namumuno na nagpupulong doon sa malawak na lugar. Mabilis nang umibis itong si Isagani habang nagbanggit ng mga banyagang salita. Agad niyang sinipa ang sikmura nung isa. Agad ito napaigik at napaluhod. Kamuntikan pang matapon ito ang kanyang dalang mga pagkain. Ngunit maagap na nasalo ito ni Isagani, kasabay naman ng kanyang pagtagpas doon sa isa sa liig. Agad din itong natumba. Matapos na mapatay ang dalawa, dumiritso na itong si Isagani doon sa may kusina. Nakakarinig na ng mga pagkalampag ang mga nasa kusina, kaya papalabas na sana ang mga ito. Ngunit sinalubong ang mga ito ng mga pagtagpas ni Isagani gamit ang kanyang mahabang itak. Makalipas lamang ang ilang sandali,
nakabulagta na ang tatlo doon. Ang ginawa ni Sagani, kinuha niya ang mga pagkain na dala nung dalawa at siya na ang nagdala ng mga ito doon sa mga nagpupulong. Bulong nitong si Sagani. Uubusin ko kayo ngayon. Ipatikim ko sa inyo ang masakit na kamatayan. Nagkarga na ito ng mga malalakas na mga bakod at may mga inilatag na itong mga portal sa kaloob-looban ng gusali. Habang naglalakad itong si Sagani papalapit sa mga ito, walang kaalam-alam ang grupo ng mga kriminal sa nalalapit nilang kamatayan. Tuloy-tuloy lamang itong si Sagani sa paglalakad hanggang sa makalapit na ito doon sa mga kriminal. Ang dalang mga pagkain ni Sagani may mga nakatakip pa at inilatag niya ito doon sa misa kung saan nagpupulong ang mga namumuno sa mga kriminal kasama ang mga kasabwat na mga pulis. Nakahanda na ang dalang itak nitong si Sagani na itinago niya sa kanyang mahabang damit na may manggas. Nang buksan ng iilan ang kanyang dalang pagkain, nagulat ang mga ito dahil mga kutsilyo at iba't ibang klaseng mga patalim ang mga nandoon. Galit na tumayo ang isa sa mga tauhan nitong si Don Gaspar at wika nito sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Niluloko mo ba kami? Pagkain ang aming hinihingi, hindi mga patalim. Baka isaksak ko sa katawan mo ang lahat ng mga patalim na ito. Ngunit nakangiti lamang itong si Sagani. Ang sagot naman niya, pasensyahan ninyo, iyan lamang ang aking dala. Sa tingin ko, hindi na kailangan na kumain pa ninyo dahil katapusan na ng mga buhay ninyo ngayon. Ang mga patalim na iyan ay ang gagamitin ko para wakasan ang inyong mga buhay. Agad na napagtanto nung isa na itong si Sagani ay hindi ang kanilang kasama. Sigaw agad nito habang binunot na ang dalang baril. Sino ka? Ano ang ginawa mo dito sa loob? Mabilis naman na kumilos ang iba pa. Binunot na din ng mga ito ang kanilang mga nakasuksok na baril. Pati pa nga ang mga pulis, nagsitayuan na ang mga ito at bumunot na din ng mga kargada. Nang itutok na nung isa ang kanyang hawak na armas, biglang napahiyaw na lamang ito dahil sa sobrang sakit nang maputol ang kanyang kamay nang tagpasin ito ni Sagani ng itak. Tumalsik ang naputol nitong kamay at pagkatapos sumunod na tumalsik ay ang napugot nitong ulo. Nagkagulo agad ang mga kriminal. Sa bilis kasi ng kilos ni Sagani, halos hindi na nila nakita kung paano inatake ni Sagani ang kanilang kasama. Sumunod na bumulagta ang isa pa nang tamaan ito ni Sagani ng tagpas sa liig. Lumaylay agad ang ulo nito at sumirit ang maraming dugo galing sa sugat nito sa liig. Agad itong natumba at bumulagta sa sahig habang binawian agad ito ng buhay. Sinubukan nilang barilin itong si Sagani. Ngunit biglang naglaho ito doon sa kanyang kinatatayuan at may nakita na lamang ang mga ito na mga pabilog na hugis doon sa sahig. At hindi lamang ito iisa, maraming mga pabilog na hugis ang sumusulpot doon. At doon na nagpadaan-daan itong si Sagani habang isa-isang pinatay ang mga kriminal. Ang mga pulis naman, mabilisan na tumakbo ang mga ito papalabas sana ng gusali. Ngunit doon sa daraanan ng mga ito, biglang sumulpot ang isang portal at doon dumaan itong si Sagani. Tinagpas niya agad ang mga ito sa kanilang mga paa at mga kamay. Ngunit alalay lamang ang mga pag-ataking iyon ni Sagani. Gusto niya lamang na bigyan ng leksyon ang mga ito at masugatan lahat ng mga pulis
na may tama sa kanilang mga paa. Nagsisigaw na lamang ang mga ito habang gumagapang sa sahig. Pinagbabaril na din itong si Sagani ng mga kriminal. Wala na kasing pag-asang makalabas pa ang mga ito ng gusali dahil agad silang maharangan ni Sagani. Nagsisigawan na lamang ang mga ito na inatake sila ng isang halimaw. Hindi kasi pangkaraniwan ang mga pag-ataking iyon ni Sagani. Bigla-bigla na lamang kasi itong susulpot at mawawala kung saan-saan sa malawak na kalubluuban ng gusaling iyon na parang pinaglaruan lamang sila. Ngunit bawat maabot ni Sagani, hindi na talaga ito mabubuhay pa. Agad na mapupugutan ng ulo ang mga ito o di kaya may mga malulubhang tama sa kanilang mga katawan. Mga sigawan at pamimilipit lamang sa sobrang sakit ang marinig sa buong paligid. Marami na ang mga nagkalat na mga bangkay sa loob ng gusaling iyon. Maraming mga tilamsik ng dugo ang nasa paligid. Karamihan sa mga nabiktima ni Sagani ay wala ng mga ulo. Wika ni Sagani doon sa mga natitirang membro ng sindikato. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong pagpatay sa anak ni Mang Tiban. Wala nang puwang ang mundong ito para sa mga katulad ninyong demonyo at bulong ni Sagani. Para ito sa anak mo, Mang Tiban. Para ito sa iyo, Eliza. Papatayin ko ang lahat ng mga ito.